ka pangarap na dito na naman po tayo sa tayo na bang president. Abot may na pangarap. Dahil na-hostess itong si Lotus at ang tanging hinihiling nito na makausap ang kanyang anak. Nagpapanik itong si Giselle kasi nakasalang na na-operahan yung kanyang anak. Kung kaya tulad siya lang magawa dahil gusto ni Giselle sana ipakansel yung operasyon. Pero ayaw na ng mga doktor dahil pag-umpisa na sila kung kaya't nag-decide itong si Justin na may gagawin sila. At siyang kakausap kay Lotus at yun nga po nung pinakausap na si Justin kay Lotus at nagpura itong anak ni Lotus. Sobrang tungtong itong si Lotus dahil sabi ng anak niya okay naman daw siya at hindi daw itutuloy yung operasyon. Pero dingin sa kalaman ni Giselle, iba yung plano ni Lotus dahil mas gusto niyang makasigurado at papakawalan niya daw yung ibang hostess at ang maiiwan ay mga pamilya ni Giselle kasama na doon si Annalyn at Zoe at pati na din si Dr. RJ. Kung kaya't mautak din itong si Lotus at hindi pa alam ni Giselle na yun ang plano nito. Kasi sa susunod baka gugustuhin ni Lotus na magpakita sa anak niya at paano kung na-operahan na ito. Dahil tinulungan na Annalyn yung isa sa preso na tumakas at nahulog ito sa scaffolding kung kaya parang nahimatay ito at dahil sa lakas ng loob ni Annalyn ni Dr. Annalyn at sa tulong na din ni Zoe at nagiging successful ang ginawa ni Dr. Annalyn sa pasyente kung kaya tuwang-tuwa ang mga preso at nagpalakpakan ang lahat. Samantala ito naman si Dr. Carlos, itong babaeng si Irene, dahil nakunwari itong na-hold up at nakuha lahat ng mga kagamitan at bag niya at pati na rin mga pera, hiniling nito kay Dr. Carlos na doon muna mag-stay sa bahay nila kahit isang gabi man lang. At ayun na nga po, pumayag itong si Dr. Carlos at doon ito pinastay sa kwarto ni Doc Annalyn kung kaya parang may ginagawang kakaiba itong si Irene para siguro may makita yung ebidensya itong si Annalyn just in case na pumunta ito doon. At nang sinabi ni Dr. Carlos na papayag siyang doon ito at pag dumating daw sila Lynette at Annalyn, huwag na huwag daw kausapin ang mga ito. At sinabi ni Irene na kung meron daw itong pagkain sa loob ng bahay dahil gutom daw ito, ayun, kinuha ni Dr. Carlos ng pagkain ng babae at inakyat pa doon sa kwarto ni Annalyn. At pagpasok niya doon, inakit siya ni Irene at hindi rin nakatanggi itong si Dr. Carlos dahil medyo may pagka hindi din loyal itong si Dr. Carlos at may pagka kung kaya pinatulan niya itong si Erin at may nangyari sa kanilang dalawa. Habang itong Lynette naman at anak ng Zoe ay naka-hostage doon sa kulungan kasama ng watanyag. At ito namang si Lotus humihingi na naman ng pabor kay Giselle na gusto niya makita ang kanyang anak dahil kung hindi meron daw mangyari sa mga naka-hostage doon at isa na doon sa mga naka-hostage si Dr. RJ, si Annalyn, Zoe at si Lynette kung kaya't nagpanig itong si Giselle. Pero abangan naman sa sunod na mga kabanata guys at sobrang intense kasi itong si Eric magiging traitor doon sa kay Giselle dahil pagtawag ni Lotus siya mismo ang nakasagot at sinabi nito na hindi anak ni Lotus ang nakausap nito at nagsisinungaling lang itong si Giselle at nasinabi pa itong mas malala. Ayan, abangan guys. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe and press the bell button for you to notify on my next video. Thank you so much. Bye!